Magandang araw po sa ating lahat. So pag-usapan po natin ngayon ng hyperuricemia. Pag tumataas or abnormal na tumataas ang level ng uric acid sa ating dugo, ito ay tinatawag na hyperuricemia. Karaniwan po kasi ito po ay nai-excrete ng ating katawan kasama ng ating ihi. So kapag ka bumababa ang excretion ng uric acid, ito ang tinatawag nating hyperuricemia. Pagka tumaas ng tumaas ang level ng uric acid sa ating dugo, ito po ay pupwedeng magkaroon ng pagdideposito sa ating mga joints or synovium. So pati na rin po yung tinatawag nating mga tubules ng bato ay pupwedeng maapektuhan. Kapag ka po tumaas ang level ng ating uric acid, dito po nagkakaroon ng tinatawag na atake ng gout. So ang tanong po, ano po ba ang mga sintomas kapag ka nagkakaroon tayo ng mataas na uric acid? So karaniwan po ay pwede makaramdam ang pasyente ng tinatawag na atake. So ang dito po nararamdaman or nakikita natin na ang mga pasyente, usually po yung mga daliri nila sa paa at sa kamay, sa ating siko o kaya po sa ating tuhod or mga bukong-bukong, nagkakaroon po yan ng matinding pananakit. Ang tawag po namin dyan ay flare. So ito po ay pupwedeng tumagal ng ilang araw o ilang linggo, pagkatapos po nun ay mahabang panahon na hindi aatakihin, yun naman po ay tinatawag namin na remission. So makikita po natin dyan, yung mga part affected, nagkakaroon po yan ng pamumula, pamamaga, at isa pa po, makikita natin na nagkakaroon ng limitation ng movement. Hindi halos makagalaw ang mga pasyente na nagkakaroon ng gout. So ano ba doktora yung mga pagkain na kailangan naming iwasan kapag ka meron kaming mataas na uric acid? So ito po, no? Kailangan tandaan ito ng mga pasyente para po hindi tayo laging inaatake ng ating gout. So sa mga lamang loob, yan po ang isa sa mabilis magpataas na uric acid katulad po ng yung pong mga atay, balun-balunan, bituka, no? Tapos doon naman po sa mga lamang dagat, no, yung masasarap, katulad po ng scallops, yung paboritong-paborito natin na crab or alimango, at saka po yung tahong, no, lahat po yan nakakataas din ng uric acid. Sa mga karni naman po, karni ng baka, baboy, kambing, tupa, itik, lahat din po yan ay medyo hinay-hinay po ang pagkain natin. So yung sa mga isda, ano po ang matataas ang uric acid niyan? Nandyan po ang dilis, tawilis, lapu-lapu, tambakol, sardinas. So sa mga pagkain po na yon or sa mga isda po na yon, bawas-bawas po ang pagkain natin. So doktor, ano ba yung mga risk factors or panganib kung bakit tumataas ang uric acid? So pakinggan po natin to ha. Yung may mga lahi po, yung mga patient na may existing medical condition katulad po ng hypertension, diabetes, sakit sa puso, yun pong mga pasyente na mahilig uminom ng alak, no? So bawas at kung po pwede iwasan na natin talaga ang pag-inom ng alak, yung mga matatamis po na inumin, and yung mga pasyente po syempre na mahilig kumain na matataas ang purine content. So iwasan po natin ang mga yan. So ano ba doktora yung mga gamot na po pwedeng ibigay sa mga pasyente na nagkakaroon ng mataas na uric acid? So marami pong mga gamot, no? Pero ang isa sa common na nabibili over the counter yung mga NSAID na tinatawag or non-steroidal anti-inflammatory drugs. So kaya lang ingat-ingat po tayo sa pag-inom ng mga ganitong gamot kasi marami po rin pwedeng maapektuhan kapag ka madalas ang pag-inom. Ang mga effects ng mga gamot na ito, yung pong mga naproxen, ibuprofen, no? So yun naman pong iba, pwede naman po tayo magbigay sa mga doktor, karaniwan na binibigay po namin dyan yung mga celecoxib, etoricoxib, no? Tapos yung pong iba, nagbibigay din po kami ng mga steroids, no? Kaya lang po sa steroids po kasi, kailangan talaga may supervision ng doktor. Kasi pagka po ito, ininom nyo ng dire-diretso, marami pong po pwedeng maging side effects sa katawan ng tao. So yan po ang mga example niyan, yung mga prednisone, methylprednisolone. Tapos yun pong colchicine para sa pamamaga, binibigay po natin yan. And nagbibigay din po kami ng mga allopurinol, piboxostat. Yun po yung mga gamot na makakalimita sa production po ng ating uric acid. So tandaan po natin kung gusto po natin na magkaroon ng magandang uric acid level or hindi po tayo magkaroon ng hyperuricemia, kainin po natin ang mga pagkain na alam po natin na hindi makakataas ng uric acid. Katulad po ng mga nabanggit natin. Maraming salamat po! Bye!